Hi guys! Welcome back to my channel. So in this video, magre-review tayo ng isang lending application na nagpapautang daw up to 70,000 pesos. Ayan. Sabi dito sa nila application, from 1,000 to 70,000 ang pwede daw nating utangin sa application na ito. But before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update ka sa upcoming videos and tutorial. I-share na din ang video ng ito para mapabilang kayo sa mga upcoming na giveaways natin. Alright, welcome and welcome back sa ating channel. So, for today's video nga guys, is magre-review tayo ng isang lending application. And ayon sa kanilang application guys, 1,000 to 70,000 pesos ang pwedeng utangin. And long term ito, 91 days to 180 days. Annual interest is 1% to 20%. Transaction fee is 0. Ayan. So, requirement, Philippine citizen, 26 years old, with one valid ID, and of course, stable income. So, yun po ang kanilang requirement sa application na ito. Ayan. And ayon sa kanilang application, online loan without mortgage. Ayan. And of course, ang lending application na ito ay walang iba kundi si Pera 247. Ayan. So, powered by Pera 247 Lending Corporation. Ayan, na meron silang 3.0 stars and 24 reviews. So, bagong-bago pa lang application na ito. So, let's see guys kung gano'n ba sila kaganda or gano'n ba sila ka-okay sa atin. So, after natin i-download guys, ay makikita natin dito agad-agad ang ating permission. Ayan, so permission sa ating personal information, camera, location, image information, contact information. So, alam niyo na yan guys ang gagawin, okay? So, tap ang reject kung ayaw niyong ituloy, agree kung itutuloy. So, tap natin ang agree, of course. And ang ating alawang ating phone sa mga pa-picture, pa-video, ganyan. Okay, so, sabi ko nga kanina, ay online without mortgage daw. Ayan. In order to obtain a loan, you only need to provide yung personal, career, contact information, bank card. Ayan. So, makikita niya sa screenshot guys, sabi dito, 12,000 pesos ang maximum na loanable amount. As first timer siguro yun. Ayan, kasi sa about application naman is 70,000. So, as first timer, 12,000 ang maximum loanable amount. Ayan. And then, sabi dito na yun nga, maximum and yung minimum na pwedeng mautang sa kanila is 8,000. So, let's move on. Pili lang tayo dyan, guys. Or go borrow. Tap natin yung go borrow. And mapupunta tayo sa personal information. Ang ating ID card, ID number, ID card, yung photo, first name, middle name, last name, birthday, gender, religion, educational, attainment, ayan, and yung marriage. So, by the way guys, yung mga nilalagay natin sa ating pangalan or sa ating information is dapat parehas sa ating ID para iwas reject, ganyan, kung in case na okay ang application na ito. So, wag muna kayo mag-download guys, panoorin muna ang video nito para makita natin kung goods ba sila or hindi. So, of course, pili tayo ng ating ID. So, for me, is ating UMID ID na naman ang gagamitin. Okay? So, next is ang ating work information. Ayan. So, by the way, guys, yung mga ID pala, nakalimutan kong sabihin, yung mga ID na pinili natin gamitin sa kanila is PhilHealth ID, passport, driver's license, voter's ID. Ayan. And SSS, UMID, and yung ating PRC ID. Ayan. So, sa work information naman, yung work identity, type of jobs, industry, classification, income range. Ayan. So, bali mga income daw natin. Company name, province, workplace, work district. Ayan. So, basically, yung address ng office daw natin. Ayan. And then, of course, next thing is yung ating contact information. Ayan. So, nangangailangan sila ng 5 na contact information. Okay? So, ilagay lang yung first contact name, relationship with you, and yung contact
phone number. So, meron silang apa-aro dyan. So, magda-direct sa ating phone and then magse-select lang natin or magse-select lang tayo sa ating phone book. But by the way, mga nilalagay po natin is be sure na alam nila kasi in case na madyo po tayo, ay sila ang kukulitin ng mga agent. Ayan. And then next thing is ang ating bank information. Okay? Next thing is ang ating pa-selfie. Ayan. So, pa-selfie ni Mayora. So, please take an upload photo of your face. Ayan. So, after which, mag-picture-picture. Ayan. And sabi dito, 8,000 quota pending application. So, meron silang ganon na papakita sa inyo. And then, nasa inyo guys kung tapnan nyo yung apply. So, for me, try nating tap yung apply now. Ayan. So, ayan na guys. So, makikita natin dito, 5,000 ang pwede nating utangin sa kanila. So, medyo malaki-laki. Ayan. So, 5,000, 0.5% yung daily rate daw natin. Ayan. So, tap natin apply. So, ayan na guys. Ayan. So, loan duration is 120 days. Handling fee, 675. Interest niya, 5 pesos. So, amount to account is 825. Ayan. So, 825 yung bawas sa 5,000. So, pansin ko guys dito na yung kanina, sabi dito na 5,000 pesos yung approve or yung pwede nating utangin sa kanila. But, upon clicking guys yung apply now, ayan, confirm apply. Di ba sabi dito sa screenshot, ayan. How much do you want to borrow? Ayan, so 5,000 pesos. Ayan, so confirm. Ayan. So sabi dito, the system is reviewing for you. It will take 1 hour to verify your order. Ayan, so 1,500 pala ang utangin natin sa kanila. And loan duration nito is 7 days. O, diba? So, ang galing guys. Ang daming pinakitang mga number na pwede daw nating avail sa kanila. But, mapupunta din pala tayo sa pinaka minimum na amount na pwede nating utangin sa kanila. Though approved siya guys, but then ang laki-laki ng kanilang ibabawas, ayan, 825 pesos. Ayan. So, medyo malaki-laki. Parang half. Parang half or ganon. Basta pupunta na doon, malaki-laki ang bawas. Ayan. So, ayan guys, si Pera 24/7. So, ano masasabi nyo guys? Okay ba siya o hindi? Please comment down below. And I hope na nakatulong din ang video ito sa mga naghahanap, sa mga naghahanap ng mga utangan ngayong 2024. Ayan. So, I hope na nakatulong nga. And before we close the video is huwag kalikitang mag-subscribe, mag-like, and mag-comment sa video ito. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!